A few moments later. So ayun guys, kahapon, Friday, July 21, last na namin na pag-report sa JS. So binalik na nila yung mga requirements namin, yung mga pinasa namin before, yung mga nateko namin. Pag sa deployment date namin, doon nila ibibigay yung mga passport namin, tapos mga tickets. Ito yung mga binalik sa amin nung nakaraan. I-share ko lang sa inyo kasi para naman ma-update kayo yung mga nag-a-apply ngayong 2023, makuha nyo na din to. So ito yung contract. Ayan, may contract na kami. Ito, kailangan hand carry to kasi hahanapin to sa embassy kapag naandun na kayo. So, i-hand carry yan. Bawal yun sa luggage. So, ito namang NBI. Ayan. Nag-renew ako nito, guys, kasi ina-expire na yung last year namin. 1 year lang kasi yung validity ng ating NBI. So, kailangan kapag pupunta ka ng Taiwan, 6 months yung remaining na bago siya mag-expire. Tapos, itong birth certificate, CSA ko at ng anak ko. Ayan. Ito yung mga kailangan. Certificate ng anak mo. Kung may anak ka, birth certificate mo. Galing PSA po yan. So, ito yung latest na pinaano sa akin, Cellomar. So, kailangan guys, 30 years old pataas, hihingahan ka ng Cellomar ng teko, meron ka mang anak o wala. So, sa mga single, 29 below, hihingan lang kayo ng letter. So, dapat guys, kapag wala ka talagang asawa, ang dapat nakalagay sa Cellomar mo is does not appear. So, ibig sabihin, hindi ka talaga ikinasal. Pero, kapag ikaw ay nagpakasal, tapos na-registered nyo na yan, tapos gusto mo gamitin ang single ka, for 30 years old lang to, ha, baka naman mamaya niya may magtanungan mo. So, 30 years old up lang to. So, ay babae lang din, wala sa lalaki, so for girls lang to. Kaya, yun, kung halang 30 years old ka, tapos nagpakasal ka bigla,
tas na-registered. So, kung gusto mong gamitin yung single mo, mukhang baka magka-problema ka. Kasi, kapag hinanapan ka ng teko ng Senomar, kasi ito pinakuha ko eh. So, makikita doon na ikinasal ka na. So, kailangan, ang dami mong babaguhin. Lahat ng mga IDs mo, babaguhin mo yun. Kaya, ayun. Yun yung aminas. Tapos, ito yung certificate ng Waters. Ayan, original. Then, para sa mga ex-Taiwan na walang stamp ang passport nung mga umuwi, yung doon sa Taiwan, walang exit. Ito naman yung ticket ko dati. Tapos, ito yung boarding pass. So, naitago ko to. Kaya, hindi ako masyadong nahirapan na kukuha ng mga sa mga immigration, yung travel history, ganyan. So, ngayon, government valid ID. So, meron akong PhilHealth tsaka TIN. Mura, wala naman tong bayad, guys. Kaya, kung wala kayong ibang ID, kuha na kayo. Tapos, eto yung LCA, yung original. So, 1990 pa kasi to, kaya medyo ganito ng itsura niya. Ayan. Of course, itong ating ito din kasama din sa teka yung ano ng medical result. So, binalik na din nila sa amin. Itong history ng SSS, tatlo itong hinihingi nila. Ganyan. Ayan. Binalik din nila. So, guys, nga pala, kung nagtanong ako about dun sa, halimbawa, pag wala kang humid ID, hindi ka din ma-issuehan ng SSS certificate, nagtanong ako sa aming LO, sabi nila, pwede daw yung voter, ay, pwede daw yung national ID. Pero, kailangan mong kumuha ng SSS number. Dapat meron ka lang SSS number. O, tapos, yung pang mga K-12 na nagtatanong, as of now, walang hinihingi yung mga sa Taiwan na wala sa qualification nila yung K-12. So, kailangan high school graduate talaga yung diploma mo, 2 years graduate, vocational yon, or 4 years graduate. Yun yun. Yun yung kanilang kailangan. So, ito din yung, ay ito pala, itong sa PTI, ito yung aking certificate ng ano, hiningi ko dati, COE ko. Hindi na din naman yan hiningi. Nasabay lang dyan. Tapos, binigay na din nila, hindi naman nila kinuha yung diploma, Xerox lang. Pero ito na din siya sa akin. Ito na din yung aking diploma dati. So, ayan. So, yun yung mga latest na requirements. Pag nga pala, guys, ibabalik na sa inyo yung mga requirements nyo, ganyan. Lahat ng original documents, lahat ng pinasa nyo, kailangan sa inyo yon. Dapat Xerox lang yung sa agency. Double check nyo kasi, syempre, mahirap na, lalo na kapag ang maiwan mo dun, yung humid mo, ganun. So, mahirap pa naman kumuha na. So, i-double check nyo, tapos kapag pag wala doon, alam nyo naman na pinasa nyo, sabihan nyo lang yung nagdi-distribute kasi ipapacheck naman nila, ipapakuha naman nila yung doon sa folder mo. So, yun yun. Yun yung journey ko sa JS. Okay naman siya. Ayun, mapapalis nila kami. So, ayun nga pala, hindi na nihiwala dito sa docs ko yung e-registration tsaka payo. So, yun pala, ginagamit din yun para sa EOC, yung Employment Certificate, Overseas Employment Certificate sa POAA. So, kaya siguro wala na siya dito. Pero guys, kailangan din yun ha. Kasama din yun sa ano nyo, sa requirements. Tapos, kung may mga old passport kayo, isasama yun. Passport na bago. Yung sa aming passport, dun pa sa airport, ibibigay. Ayun, kaya hindi ko siya napakita sa inyo kasi hindi ko pa siya hawak, pati ticket, lahat. So, yun. Sa mga nagtatanong kung gaano katagal si PTI magpaalis, kami lang yung umabot ng 1 year. May kasama kaming kaka-hired lang nila nung May, kasama na namin. So, ngayong buwan, ang pinaalis nila is 200 katao. May umalis na po sila. May umalis na po nung July 19. Tapos, kami po ang susunod this week. So, yun yun. Tapos, ang next na deployment nila is August na po. Hindi ko na alam kung anong date. So, antayin nyo na lang din yung ano ni Ma'am Jo or ni Ma'am Joy kasi sila yung may handle ng sa PTI. So, ayun guys,
dito na lang yung vlog ko, tatapusin ko na ulit. See you next time. Bye!